welcome back to my channel. For today's video, i-share ko sa inyo yung ginawa namin sa Bohol na hindi ko na-share sa vlog at yung estimate na roughly estimate na ginastos namin or expenses namin. Hindi na ako magbibigay ng too much details or saktong-saktong kung magkano na gastos namin kasi sa akin na lang yan, guys. Okay? So, yun, nung November 16, pumunta kami sa Bohol. Hindi siya ganun kasi kahigpit. Kasi, alam naman natin, nung time na yun, November, October to December, medyo maluwag na sila. Ingay pala sa background ko. So, ayun, nakita ko kasi na, syempre, wala pa akong alam masyado sa mga travel-travel na yan. So, nag-travel agency kami. Ang kinuha namin is yung, ano bang travel agency to? Wait lang. Ilalagay ko na lang siguro yung travel agency to kasi nakalimutan ko yung name. But nakita ko lang kasi na may promo sila na parang 3-8 lang papunta pabalik. 3 days, 2 nights lang actually yun. Tapos ako 3-8 kami per each ni daddy. Tapos si Hugo 2,888 siya. Siguro dahil libre siya dun sa accommodation na na partnered or partner nung agency kasi 'di ba pag 4 years old libre pa naman siya sa mga accommodation. So anyway, yung 3,888 each kami ni daddy and 2,888 si Hugo. 3 days 2 nights lang 'yon. Doon kami nagstay sa Conradas. Pero guys, if ever na mag-DIY kayo, but that time kasi hindi siya pwedeng DIY, kailangan din talaga or hindi ko sure kung kailangan may travel agency kayo or basta proof lang na babalik kayo. But that time naman hindi naman siya ganoon ka higpit nga like sa Palawan. But anyway, share ko rin yun sa Palawan namin tsaka sa Baguio. But focus muna tayo sa Bohol. Sa mga susunod na videos na lang or video yung iba ha. But sa Bohol muna tayo. So ito nag-espas kasi kami and then meron kaming nakalagay dito sa espas kasi yung espas doon ka mag-register para malaman din ng LGU na darating ka, ilang araw ka, etc. But di naman talaga sila ganun kahigpit. Kailangan lang ng approval from them na ma-notify lang sila na pupunta kayo doon at ilan kayo. So, meron ditong form type, travel coordination permit, yung name, traveler type, local tourist, tapos yung origin, kung kami, Imus Cavite, tapos yung barangay, and then kung saan ka pupunta, Panglao Bohol, tapos barangay, destination barangay, Conradas Place Hotel and Resort, tapos yung travel date, expected arrival. Yun, sa Conradas, nagtanong ako kung magkano sa kanila per night, 999. Hindi ko lang alam kung syempre may discount for sure or may something na discount kapag travel agency ka. But, nagtanong ako sa kanila kasi yun nga na nagbuso sana namin mag extend doon magstay. Kaya lang, tawag dito, may nakita kaming mas mura. So, but anyway, yung Conradas is hotel, ano siya, sobrang hotel, pero parang resort siya na maganda naman, maluwag, kaya lang wala lang siyang mga toothbrush, toothpaste, ganun. Sabon meron, but hindi siya ganun, syempre, what do you expect sa 999, diba guys? Hindi naman siya katulad ng mga hotel talaga. But kasi ang name nila dito is hotel and resort. So, na-expect mo kapag mga ganon, di ba? Kompleto. But na rin silang pa alcohol. Tapos, usually naman, ang pinapalit nila alcohol is wipes na ngayon. But, yun nga, yun lang. And then, maluwag naman yung place. Tapos, that time, isa lang yung neighbor namin dun. Na foreigner nga, yun may nakilala namin si Hugh. Tapos, tawag dito, maganda yung place kasi may pool na. Kaya lang malayo siya sa beach. So, 999, may pool na, and then okay naman yung peaceful naman. Kaya lang yung mga first day namin. Siyempre, as a nanay, ewan ko ba, parang nag-overthink ako, paano kapag may ganito, ganito. Kasi guard lang eh. Tapos yung parang malayo siya, medyo parang 1.5 kilometers siya from the highway tapos sa Alona Beach. In fairness naman, malapit siya sa Alona Beach kaya lang bago ka makalabas dun, sobrang daming bahay na parang nasa dulo siya, parang ganun. Tapos may nakita naman ako na katabi nun, marami namang magaganda rin na pwedeng pagstayan. But Conradas is okay naman, tsaka very
accommodating naman yung mga tao. Kaya lang yun nga, ang naiiwan lang doon guard. But sobrang, thank God, safe naman. Kasi kailang minsan, di ba, parang iilan lang kayo nakakapaning. But thank God, at safe naman talaga. Yun. Tapos, nung nag-decide na kami na mag-extend kami, actually parang from 2 days, 3 nights, from 3 days, 2 nights kami, naging 7 days, 6 nights kami doon. So, ang nangyari, ang e-expect mo lang talaga dun, guys, is medyo mahalan talaga ng tricycle. So, from Conradas going to Alona Beach na 1.5 kilometers lang naman, lalabas ka lang, tapos highway lang ng konti, nasa Alona Beach ka na, 100 papunta, 100 pabalik siya. So, medyo pricey. So, 2 days kaming ganon. Tapos, pupunta ka ng South Palms, etc. Ganyan, pupunta ka ng mga beaches doon. Medyo mahal talaga yung pamasahe. So, ginawa namin, nung nag-decide kami na mag-stay doon, imbes na sa Conradas ulit kami, tapos everyday 100, 200 papunta pabalik. Ginawa namin, may mga nakilala kami doon, yung mga nagtatatunghena, nagbebenta ng mga kuanik-anik ng mga souvenirs. Nagtanong kami sa kanila kung meron ba ditong pwedeng pagstayan. Kasi medyo pricey sa henan. O henan pala yun guys, hinan ako ng hinan kasi nagtanong ko si daddy, henan daw. Hinan daw yung pag-pronounce kasi syempre mga iba naman yung dialect nila doon. So hinan sa kanila, pero henan talaga. Henan Hotel. From dulo kasi yung Henan Hotel, tapos may mga bilihan doon ng mga resto, ganon. Tapos meron ding mga maliliit na mga affordable lang na room lang siya. So, nakakamit kami ng tiga doon, tinulungan niya kami na parang may maliit lang na room. 700 a day lang siya. So, nagstay kami doon nung nag-extend kami from 3 nights namin doon kasi nagpa-book ulit kami. Nagpa-book kami, parang nagbayad pa ulit kami ng another parang 8,000, 7 to 8,000 yung airfare namin pabalik. Oo, parang pabalik lang yun, guys. Kaya if ever magbabakasyon kayo, 5 days, 4 nights talaga, sobrang bitin talaga yung 3 days, 2 nights. So, yun, nagbayad pa another kami ng 7 to 8,000. Hindi ko na makalimutan. Basta si Sis Ivy kasi yung nag-process, binayaran ko na siya. Basta mga 7 to 8,000 yun. Okay. Nung nag-extend kami doon, lumipat kami ng room. Which is pang every night, 700 pesos lang siya. So, binayaran ko na siya. So, 7,418. Parang 7,14, mga almost magta-3K din yung binayaran ko. Parang ganun. Pero, maganda doon kasi sa baba, may grocery na. And then, Alona Beach na. Tapos, sa mga resort. Yon. Tapos, paglipat namin doon, mga after the next day, nag-PM sa akin yung friend ko. Kasi nakita nag-South Palms kami. Akala, sa South Palms kami nag-stay. Sabi ko, hindi. Una-una, wala naman ako idea sa mga ganyan. And, medyo pricey rin sa South Palms. Pero yung, kung nakikita niyo yung South Palms beach doon, sobrang ganda. Kung gusto mo talaga ng privacy, as in, doon ka talaga okay mag-stay. Kung talagang gusto mo lang ng, come here, go. Kung gusto mo, pinapakain ko kasi anak ko. Kung gusto mo lang din talaga ng may privacy ka, tapos maganda, malawak yung, pupunta ka lang dun for... Tommy and Wise. Go, ah. Tommy and Wise. Okay. Go. Need us, daddy. Kung pupunta ka lang dun, guys, na gusto mo lang ng parang chillax ka lang dun, ganyan, na wala kang gagawing any activities kasi pagod ka na sa Manila. South Palms is okay. Alam ko 4,000 or 5,000 per night doon. Pero ang ganyan na kasi may resto na, doon na lahat. So, yun. Tapos, nag-PM siya sa akin. Sabi niya, meron daw siyang accommodation dapat ng girlfriend niya na hindi natuloy kasi nga may pandemic. Di siya nakapag-travel. So, 2 nights kami na sa Henan. Yun. Thank you so much, Regine, kasi na-experience namin yung Henan. So, parang binayaran niya yata doon is 8,000 per 2 nights doon. And then, yun, sobrang blessing kasi parang hindi namin ina-expect na makapunta kami doon kasi, syempre, diba? I mean, okay na naman kami sa maliit na room, but kung gami ganong blessing, so, thank you, Lord, talaga. Tas, pero, kahit hindi kami naka-check-in sa Henan doon, since naging friend na namin yung guard doon, pinapastay niya kami doon, meron na kami yung sariling, binibigyan ko lang siya ng tip. Nakaupo na kami doon sa parang pwede kang mag-stay pag doon ka naka-check-in.
So, kada hapon, nandun kami, ganyan. Pero, nag-o-order yun naman kami ng margarita, ganyan. Tapos, yung nag-check-in kami doon is sobrang na-amaze si Hugo. Ayaw na niya na bumalik sa... Hindi naman sobrang ayaw, pero wala siyang choice. After two nights, bumalik kami doon sa pinag... overnight namin na worth 700 lang na parang room. Tapos, yun nga lang siya, pe, ano ba't you expect sa 700? Hindi naman nila masyadong malinis naman, pero may konting amoy lang, or dahil siguro sa surroundings, or what, or ganun talaga, but ibang-iba kasi sa henna nakita ni Hugo, pero nagkaroon siya ng standard, pero wala siyang choice, hindi mo siya nagreklamo, but nung sinasabi namin pag gusto niya bumalik ng Bohol, wag daw kami dun sa small room, gusto niya daw sa henna, mga ganun bagay, so blessing, na naka 2 nights kami, may free buffet pa talaga siya, ganyan, naka-swimming kami. And then yun. Pero kung sa Henan, I think nasa 4 to 5,000 din siya per night. Tapos, ang masasuggest ko sa inyo, if ever na syempre, kung gusto nyo talaga makatipid, marami doon, magtatanong-tanong lang kayo kahit kung hindi na mahigpit. Kahit pumunta kayo doon, mag-DIY kayo, walang problema kasi mas makakamura kayo. Kami lang naman is kaya kami nakapag-decide na una-una doon na kami mag-sustay na malapit dun sa 700. Dahil, at awag dito, kesa mag-tricycle kami ng 200 everyday, sayang din yun. Kung imagine mo, naka 2 nights na kami, 3, 4, 5, 6, yung 4 days namin, 3, tama ba, 2, 3, oh, yung 4 days namin, magkano pa, 2, 4, 6, 800 pesos pa yung magagastos namin kung mag-tricycle kami, pagkain na lang namin yun, diba? So, sa food naman, masasabi namin is, ano may kinain natin doon, daddy? Yung kinakainan natin sa Bohol? Mist? Hindi, isa pa. Yung everyday lang kinakainan. Ha? Hayahay. Ayun guys, sa Hayahay, wala kaming masabi kasi sobrang sarap ng food. Good for 2 to 3 siya. Kumahina naman kayong kumain, lalo na kami. Ako, kasi hindi mo tagagawin ng kalakas kumain. Yung ulam namin ni Hugo, parang pwede pang lunch to dinner. But ako kasi, nagtry ako ng mga ihaw-ihaw. Ihaw-ihaw, hindi masyadong okay kasi yung... Tawag doon, yung atay nila, parang malansa pa, parang ganun, ang lansa, sobra, tapos ang mahal, 40 pesos isa. Yung mga inihaw doon, sobrang mahal, but the rest ng food sa Hayahay, okay lang talaga siya. Tapos, sobrang sarap, masarap talaga, lalo na yung mga, ano nila doon, adobo na may gata, but sa Bohol, napansin ko, more on gata talaga sila, guys. Tapos, sa Miss naman, try nyo rin sa Miss, sobrang Instagrammable doon, at masarap yung food nila. Sobrang sarap ng food, yung drinks nila, sobrang nakaka-refresh. Yung refresher nilang, ano, yung refresher nilang, diba, saan ka makikita ganito, nagbibideo, kung papakain ng anak. Gusto ko lang talaga i-share ka sa inyo. So, ayun nga, sa Miss naman, kung gusto nyo Instagramable place, mas maganda sa gabi kayo pumunta. Sa umaga, walang problema, pero sa gabi, mas ma-appreciate mo yung ambience nila. Yung food, very refreshing. Yung drinks nila, yung food, sobrang sarap din. Lalo yung mga tacos nila doon, ganyan. Tapos, pumunta din kami doon ng South Palms. Sa South Palms, syempre, expect nyo na since very, very private doon. Pwede kayo namang bumisita. And doon kayo umorder, free swimming pool na rin. Kapag gusto niyo, pwede niyo gamitin yung pool nila doon sa tabi ng resto nila kapag kakain kayo syempre doon. Tapos okay naman, open naman sila. Open yung swimming pool tsaka yung beach doon. And yung food, wala sa 600 syempre, doble, 600 plus pataas, pero ang dami na at sobrang quality talaga yung food doon. Ano pa ba? Sa gabi, masaya dun sa Alona Beach. Ha, yun. Ang pinagstaya namin doon, meron dong maliit bago mag-Alona Beach, meron sa barangay nila. May barangay kasi doon. Sa gilid noon, may bilihan ng parang ice cream. May convenience store doon. Doon kayo magtatanong kung gusto nyo makamura ng pagsistayan kila ate doon. Yun, 700 a night lang siya. Tapos, yun naman, yung ginastos namin doon, syempre, yung expenses nga namin sa... na 2 na 3-8 kami, isa 300, parang 3-9 each kami ni Daddy, tas 2-8 kay Hugo, and then yung nag-ano kasi kami, extend kami plus 8,000 siguro sa kasi nag-ano kami, nag, diba, nag-extend kami, and then yung mga food, parang yung food namin doon, sabihin na natin 600 per day kami doon, mga ganon, 5 to 600 a day,
dahil nag-ice cream pa si Daddy, tapos yung food namin, dati yan, nagbe-breakfast pa kami, pero naisip namin, ba't din naman tayo nagbe-breakfast sa ano, sa Maynila, more on brunch na talaga kami, pero maabot kaming 600 to 700, depende yan sa kakainin nyo, kasi mura naman talaga yung food, guys, sa ice cream nila, medyo pricey doon, pero sarap na sarap si Daddy sa ice cream, yung parang gawa sa Bohol, alam ko sikat yan eh, may charcoal ice cream pa sila. Tapos, yun nga, nakatipid kami ng 2 days, pero kahit nasabi mo nagbe-breakfast kami sa Henan, kumakain pa rin kami ng lunch, kasi tawag dito, or lunch or dinner, kasi hindi nga talaga sanay yung siya namin na nagbe-breakfast. So, siguro kumakain na lang kami doon mga 3 p.m, tapos Hugo, binibigyan ko na lang ng lunch. And then, dinner, nag-early dinner kasi kami. So, yun, basta, depende naman sa budget niyan, or kung anong gusto niyong food. But, yun nga, sa buong 7 days, six nights, ang budget namin sa food is 500 to 600. Plus, yung mga transpo namin. Kasi, nag-transpo rin kami from Conradas ng 2 nights. Tapos, pumunta rin kami ng mga ukay-ukay kasi wala na talaga kaming damit. So, nakabili pa ako sa ukay na worth 1,000 plus. Basta ganon, yun lang, kaya nabahala mag-compute, ba't di ko sasabihin, guys, kung magkano, kasi kami, niisip na lang namin is talagang, dun lang naman kami talagang, na masasabi mo nag-travel as family for 4 years, imagine, 4 years old na si Hugo, tsaka nagka-pandemic pa, diba? So, ayun, and, kaya rin kami napamahal, kasi nabitin talaga kami sa 2 nights, hindi talaga siya enough, kasi tama nga yung friend ko na, i-consider nyo rin talaga, yung kapag magta-travel kayo, yung first day nyo, is pang-travel lang yun, kasi pagod-pagod na, imagine niyo, kasi dumating kami doon, siguro after lunch, syempre medyo yung parang kapag may vertigo ka, pahinga mo na lang yun, tapos syempre di ka makakatulog kasi sobrang excited mo dahil magta-travel ka, yung ganong feeling. So mga ganong feeling ba, so parang gusto mo na magpahinga, antok ka na ganyan. Si Hugo nga, nakatulog na sa tricycle, papunta namin sa Miss, di niya na kaya, pero nung una-una, hyper na hyper siya. Pero guys, kung gusto nyo na kung may kasama kayong bata tapos may pool na, okay rin naman sa Conradas, kung di rin kayo lalabas ng lalabas, masyado dun, okay na rin yun, guys. Kung minsan lang kayo magbe-beach, ganyan. Pero, alam yun, kung may budget din kayo, South Palms talaga. Hindi pa namin napuntahan yung ibang beach, may mas maganda pa do, pero sa South Palms, okay na kasi kami. Tsaka, Alona Beach, ang saya, kasi may mga fire presentation pa sila doon, tapos ang daming tao, tapos ang babait ng mga tiga doon, lalo na yung mga nagtatattoo doon, ganyan, sobrang ano, and then yung mga guard, okay naman, lalo na si Kuya, nakalimutan ko yung pangalan niya, but sa Henan, sobrang bait niya talaga. First day pa lang, yun, akala nga niya doon kami naka-check-in. Sabi naman, hindi doon kami sa Conradas, pero mabait siya kasi naging friend na namin, and pinapastay niya kami doon. yun lang naman, and mabait naman, makipakisama lang yung mga nag-braid ng buhok doon, nag-massage nila, sobrang mahal ah. 800, dito nga 250 to 300 meron na, pero syempre doon mahal, pero nag-a-adjust naman sila, pwedeng 600 to 500, meron din silang pwede kapag hindi ka doon, doon sila pupunta sa pinagsasayin mo, mas mura, depende naman. So yun lang naman guys, yun lang yung mga hindi ko na banggit sa inyo nung nasa Bohol kami. So next naman guys, i-share ko sa inyo yung mga hindi ko pa na-share sa inyo sa Baguio, yung mga pas mga gastos din doon sa Burnham, sa etc. ganyan. And then, isi-share ko rin sa inyo yung sa Palawan. But, hindi masyado nang matagal kung iisahin ko dito ito. So, but sa Bohol naman, intayin nyo na lang yung video ko para doon sa Baguio and Palawan. Okay guys, so nakatulong tong video na to. And thank you so much guys for watching and God bless. Bye guys!